Nasubukan mo na bang malustred ang tornilyo? Gaya nito. Ang easy fix nito ay gagamitan ng rough thread na nut o papaliitin ito para matraha o malagyan ng bagong thread. Pero paano kung gusto mong ibalik sa dati? Pupwede ba yon? Paano ginagawa yon? Panoorin mo ito nang malaman at pwedeng ibalik ang stock size at ito ang mga gagawin. Paghigpit nito ay kinakailangan ng torque wrench para makuha ang tamang higpit at hindi lang sa pamagitan ng impact o lakas lang ng kamay, dahil dito nagsisimula ang pagkawalwal o pagkawala ng traha sa sigunyal, gaya ng nangyari dito at ngayon at ituturo ko ano-ano ang mga pwedeng gawin para maibalik ito sa dati. Paano nga ba maibalik ang traha ng ating sigunyal stock size nut na di binababa ang makina? Oo, pwede yon. Katulad nito. Ito kasi dinala lang ng makina, hindi kasama kanyang katawan. Mas okay sana kung kasama yun dahil need natin ito paikutin ang makina habang ginagawa ito. Mga kailangan ng mga sumusunod. Top die cast tools para makagawa ng panibagong thread. Welding tools. Caliper para ma-measure ang tamang taba na 12 mm. Grinder, kailangan natin ng sanding disc para dito. Okay, ang unang-unang kailangan natin at huwag na huwag kalimutan, lalo na kapag nakakabit ito sa mismong chassis nito, ay ang alisin muna natin ang ECU at ang battery. Kailangan muna natin itong tapyasan bahagya gamit ang grinder para may kapitan ang welding. Ang welding rod pala ang kailangan natin ay ang 6011. Ito ay mas mataas na tigas o tensile strength na kaya ang 60,000 PSI. Mabibili ito sa mga hardware. Bakit ba kailangan pukpukin? Pag kayo ay nag-weld, may maiiwan na libag dito na kung tawagin. O yung itim na tumitigas. Pukpukin ito ng bahagya para maalis at makita kung kumapit ba ang wine-welding. Uulit-ulitin ito hanggang makita nyo na buo na ang na-cover ng na-welding. Kung papansinin, bakit hindi tuloy-tuloy ang weld? Dahil sa init nito, pwede itong matunaw o mawala sa alignment kung tatagalan. Ngayon, ikutin nyo lang sa kabila o sa magneto part para maikot ito at ma-weld ng buo. Sunod ay ang pagtapyas gamit ang grinder. Kung nakabit ito sa chassis, pandarin nyo lang para umikot at matapyasan ito ng pantay. Pero dito, sa ginawa ko, ay i-rekta ang battery para paganahin ang starter motor para umikot ito. Alisin nyo muna ang spark plug kung ganito nyo gagawin para hindi hirap ang starter motor. Sunod ay ang sandarin nyo lang ito. At sukatin nyo ang diameter gamit ang caliper. Ang sukat na kailangan natin ay ang 12 mm. Dito, medyo unti-untiin nyo para di sumobra, para di ulitin ito i-weld. Once na nakuha nyo na ang tamang diameter na 12 mm dito, dito nyo gamitin ang top die size M12 by 1.25. Fine thread po ito. Nabibili ito sa Shopee o sa mga hardware. Sa holder naman, shoutout sa tropa na gumawa, si Kenneth Paul Esteban, owner of PKB Tech San Manuel Isabela. Pwede kayo magpagawa sa kanya, PM nyo lang, ayos na ayos! Sunod ay pakagat nyo na lang ang top die sa gagawan ng traha. Ihanap nyo ang sentro nito para hindi paling ang kain nito sa sigunyal. Lagyan ng oil para smooth ang pasok. Ang technique dito ay i-taper cut nyo ang dulo para mabilis kumagat ang top die cast tool. Dahan-dahanin nyo ito ikutin hanggang makagawa ito ng panibagong thread. Uulit-ulitin nyo, forward-reverse hanggang maramdaman nyo na maluwag na ito. Pagkatapos, linisan nyo at pagkatapos ito ipasok ang nut.
Sa mga NMAX, AROX na ganito ang kalimitang issue, mas mainam na palitan ng magandang nut o yung Japan spec para di bumungi at mas matibay ang kapit. Subukan nyo din gumamit ng thread locker para makaiwas ng kawala ng nut. At ito ang final result, mas matibay kesa dati at naibalik na ng maayos na di binababa ang makina o inaalis ang segunyan. At syempre, kung may natutunan ka, kahit papano, huwag mo sanang kalimutang mag-subscribe at hit mo na din ang notification bell para updated ka sa mga panibagong uploads ng ModuWorks. Kung may natutunan ka o suwis yun, just comment down below. Bisitahin mo na din ang aming page, ModuWorks. At ito pala si Mong ng ModuWorks. Pakatandaan, the learning stop when the video ends. Respeto sa nauna, suporta sa kasabayan, at tulungan sa baguhan. Hanggang sa muli, maraming salamat, paalam, ayos!